good evening. Magandang gabi sa bawat isa. Magandang gabi, Light Lagro, Light Radicals, at sa mga kasama natin ngayon na nanonood ngayong gabi sa ating Light Revival online service. Nga pala, ako po si Bernice Plana. I'm from Light Makati, one of the primary leaders from Light of the World Makati, na pinamumunuan ni Pastor Mai Plana and Pastora Joyce. And I was asked and invited na magsalita sa inyong Light Revival online FB Live service. And it's a great privilege po na ma-invite sa ganitong uri ng service and to share the word of the Lord at kung ano ba ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayon. And yun nga lang, virtual platform tayo ngayon. Pero soon, let's pray na talagang makapag-gather na tayo and hopefully, ma-meet ko ang bawat isa sa inyo sa Light Lagro, yung mga youth dyan at sa mga nanonood. Hopefully, makapag-meet tayo in person and magkaroon tayo ng talagang fellowship with one another in the presence of the Lord. Okay, so before we start this night, before we start with the word of the Lord, let's start first with the prayer. So manalangin po muna tayo dahil alam ko ang Lord may gagawin sa gabing ito sa puso ng bawat isa. Kaya samahan niyo po ako sa panalangin ngayong gabi. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na pinagkaloob mo muli sa bawat isa sa amin. Lord, we pray, Lord God, na buksan mo ang puso ng bawat isa. Mangusap ka sa bawat isa, Lord God. Give us the faith, Panginoon, Lord God, the confidence, Lord God, as we hear your word, O God, sa gabing ito. Lord, make me as an instrument of your word, of your peace, O God. Give it the wisdom, the right words to say. And I pray, O God, na ang salita mo, Lord God, ang siyang magpenetrate sa puso ng bawat isa. Open the hearts, Lord God, ng mga nanonood ngayon at mangusap ka sa bawat isa, Lord God. Lord, be with us this evening, Lord God, and let your presence flow, Lord God, sa mga tahanan ng mga nanonood ngayon sa puso ng bawat isa, Lord God. We lift everything to your name, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. So, sa gabing ito, I will share the title of my topic for this night is Living the Impossible. Ayan. So, simula nung nagkaroon tayo ng tinatawag na pandemic, simula nagkaroon ng lockdown, ang dami nating na-unlock na mga bagay na unusual sa atin or sa tingin natin is imposible na magagawa natin. For example, ako, hindi ko akalain na, hindi po kasi ako health buff, hindi ko akalain na ako'y matututong mag-exercise, di ba? Mag-jogging everyday after work. Hindi ko rin akalain na may mga madi-discover ako or matututunan ng mga dishes na kaya ko palang lutuin, kaya ko palang gawin. Hindi ko din ina-expect or akala ko imposible na yung ganito na magkakaroon tayo ng mga ganitong uri ng platform at marami tayong marireach na tao all over the world through this social media platform by, you know, having this youth online services or even sa churches ninyo, online services, di ba? Ang daming achievement unlock or mga akala natin imposible na naging posible simula no nagkaroon ng tinatawag na new normal. Do you agree? Right? For me, new normal is living the impossible. Kayo ba, naisip nyo na ba? Have you ever wondered, itong mga ginagawa ko, ito na ba yun? Or meron pang higit pa kung kayang magawa, especially para sa Panginoon? Sabi ni Paul, di ba, dead to sin and let's be alive to Jesus Christ, right? In this new normal na kinakaharap natin ngayon, medyo struggle to sa ilan, especially sa mga
hindi sanay sa ganitong hindi techie, hindi sila sanay or hindi sila usual sa ganito. Hindi lahat is nakaka-adapt sa new normal na ina-adapt natin ngayon o sa new normal na kinakaharap natin ngayon. But living the impossible is we should live a recalibrated life. That is the meaning of new normal. When you say recalibrated life is assessed ka na, measured ka na, 'di ba? Kung ito yung measure mo noon nung last year, ngayon iba na. Kumbaga version 2.0 ka na. That's the meaning of new normal, 'di ba? New normal is you living the impossible. Ito last year, ito lang yung posible para sa iyo at ito lang yung imposible para sa iyo. Pero dumating ang pandemya, dumating itong tinatawag na new normal. Natutunan natin to live the impossible, to live beyond dun sa kaya nating gawin, to live a recalibrated life. Yun ang gusto kasi ng Lord. Yun ang gusto ng Lord na mangyari. 'Di ba? Sabi sa Luke chapter 1 verse 37, for God nothing will be impossible. Naniniwala po ba tayo na sa Panginoon walang imposible? Walang imposible sa Panginoon. If you have or if meron tayong pananampalataya na kasing liit ng seed ng isang mustard or mustasa, nothing will be impossible for you. Amen? Do you agree with me? Living the impossible is living in faith. Living in confidence. Living in truth. You're not just living sa facts or sa nakikita mo sa social media, sa mga balita, but living the impossible is living a life in faith. At yun po ang gusto kong itumbok sa gabing ito sa message na ibibigay sa atin ng Panginoon sa gabing ito. Amen? Maraming barriers, marami tayong maraming hadlang sa life natin kaya nagiging limited tayo. For example, ngayon, lockdown, hindi lahat pwedeng lumabas, kailangan may travel pass, diba? Kailangan may face shield, may face mask, yun ay new normal eh. Pag wala ka nun, you are limited. Hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng pumasok, hindi ka pwedeng makapag-grocery. Ang daming barriers, diba? Nagiging limitado tayo. At simula nung pumatak itong new normal na to sa ating mga buhay, naging limitado tayo. At ang nakakalungkot po ito po doon is even yung spirituality natin, yung spiritual walk natin naging limited. Bakit ko to nasasabi? Kasi ako mismo, I'm a living proof. Nagkaroon din ako ng struggles starting na nagkaroon ng new normal or nagkaroon ng pandemic. Nagkaroon ako ng limitation sa life ko, even sa spiritual life ko. Pero sabi ng Lord, hindi yan ang dinisenyo ko sa iyo. Hindi yan ang para sa iyo, anak. I want you to live the impossible. I want you to live in faith. At sa gabing ito, yan din po ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Gusto ng Lord na tayo ay mamuhay, lumakad in the impossible, in faith, without any limitation, without any barriers, especially sa spiritual life natin. Yes, physically we are limited. Limitado kang makipagbeso-beso sa friends mo, limitado kang makipagkita sa friends mo, limitado kang lumabas or gumala kasi may pandemya, may mga protocol tayong kailangan sundin. Yes, given physical life, limitado yan. Pero huwag nating hayaan, mga kapatid, sa mga kabataan na nanonood ngayon, huwag mong hayaan na yung spiritual life mo maging limited. Paano ba natin matatanggal yung mga barriers, yung mga nagpapa-limit sa atin? Paano ba natin siya matatanggal? Diba? For example, ngayon nga, new normal. Para medyo maging hindi ka limited, kailangan mo magsuot ng face mask, ng face shield, kailangan mo kumuha ng travel pass para kahit papaano makagala ka. Diba? Makapag-grocery ka. So, may mga ilang bagay kang sinusunod
para mawala unti-unti yung mga barriers na nagpalimit sa'yo na bunga ng lockdown. Sa spiritual life natin, sometimes nalalockdown tayo. Pero we can remove those barriers. We can remove those limitations na nagpapahadlang sa atin. Una, let's hear the voice of God. Sabi sa Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Do you agree? Amen? So let's learn to lean in and let's learn to be able to hear the word of the Lord. Meron akong natutunan. Meron kaming parang chant na natutunan noon every time we are attending the National G12 Conference from the past years. Hua. H-U-A. It means hear, understand, and acknowledge. Pag tayo po nakinig sa boses ng Diyos, hindi ka lang nakikinig. Karamihan kasi sa mga Kristiyano ngayon, nakikinig lang. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Without understanding, without acknowledging the word of the Lord. Kaya minsan, kahit nakikinig ka ng word, ng salita ng Diyos, nagbabasa ka ng Bible, nagde-devotion ka, parang feeling mo limitado ka pa din. Kasi nakikinig ka lang, or napakinggan mo lang, that's the term, napakinggan mo lang, hindi ka nakinig, hindi mo inintindi, hindi mo in-acknowledge sa life mo. And also, that's the reason why sometimes tayo mga Kristiyano, hirap tayong mamuhay in confidence and in revelation. Para bang limitado lang din yung nire-reveal ng Lord sa life natin. Nababawasan ka ng confidence, nababawasan yung pananampalataya mo. Young people, let's learn to hear the voice of the Lord. Let's learn to lean into the voice of the Lord. Na yun lang ang tanging papakinggan mo, that would be the first and the last authority sa life mo. Pay attention sa kung anong pinapakinggan natin. Hindi porket ito yung binabalita, ito yung nakikita mo, ito yung sinabi ng kaibigan mo, na kung sino man, yan na yung papakinggan natin. Let's pay attention to what we hear. Sabi yan sa Mark 4, verse 24, di ba? Kasi kung ano yung pinapakinggan mo, it will be measured to you. Diba? With the measure you use, it will be measured to you. Kung ano yung napakinggan mo, yan din yung nakakalibrate mo sa life mo eh. Yan yung na-acknowledge mo sa life mo. Amen? Kaya minsan nagiging limitado ka, nauubusan ka ng pananampalataya, nawawalan ka ng confidence sa sarili mo. Nagiging limitado ang spiritual walk mo, ang spiritual life mo. Let's pay attention to what we hear. It's that from the Lord. It's that the voice of the Lord. Sino yung pinapakinggan mo? Ano yung pinapakinggan mo? Pay attention to what we hear or to what we listen. In order for us to be filled with faith, in order for us to leave the impossible, pakinggan natin ang tinig ng Diyos. Alamin natin, saliksikin natin, and let's acknowledge it in our life. Amen? So una, hear the voice of God. Second, on how to remove the barriers in our life is, second one is get wisdom. Wisdom. Get wisdom. Sabi sa James 1:5, right? If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously without finding fault, and it will be given to you. The wisdom of the Lord will be given to you. Sabi yan sa salita ng Lord. If any one of you are lacking of wisdom, hindi mo alam kung anong desisyon ang dapat mong gawin, anong next step ang dapat mong gawin, naging limitado ka and all, ask the Lord for wisdom at ibibigay yan sa'yo ng Lord. Na hindi niya tinitingnan na ito ka, ito yung limitasyon mo, ito lang yung pinag-aralan mo, ito lang yung ibibigay ko, 50% lang ng wisdom ko. No, hindi ganun si Lord. Hindi niya binabase ang ibibigay niyang wisdom sa'yo sa kung ano lang yung capability or kakayahan mo. Ibibigay yan ng Lord if you are willing, if you if you ask for it with all of your heart. Bakit na ba kailangan natin ng wisdom in order for us to live the impossible? The reason that we need wisdom, kanina we need the word, we need the voice of the Lord, and then the wisdom, we need that in order for us to execute kung ano man ang gustong ipahayag ng Lord, hindi lang sa iyo, hindi lang sa pamilya mo, 'di ba?
kung ano man yung gustong ipa-execute sa'yo ng Lord. In order for us to execute the word of the Lord, we need the wisdom. Diba? We need the wisdom from Jesus. We need the wisdom from the Lord. Even sa pagpaplano. Diba? Even sa pagde-devotion. We need the wisdom of the Lord. You're not just gonna read at ito feeling ko, ay, ito, gusto ko to. Gusto ko tong irema kasi tamang-tama ako eh. Grabe, sobra ang sarap sa pakiramdam. Hindi ganun eh. Diba? Hindi ganun ang pag-execute ng salita ng Diyos just because you feel it, just because damang-dama mo. Hindi. Even doing your devotion, even in praying, we need wisdom from the Lord. Diba? We need wisdom from the Lord. The Lord will give us plan to execute. And in order for us to execute that, we need to get wisdom from the Lord. Bakit nga ba mahalaga ang pagpaplano? Bakit mahalaga na nagpaplano tayo, even our spiritual journey? Bakit kailangan pinagpaplanuhan yan? Bakit kailangan may basic lifestyle ka, may spiritual discipline ka na pinagpaplanuhan mo para magamit ka ng husto ng Panginoon? Because planning, it gives you definition of faith. It gives definition to faith, planning. Pero dyan ngayon babaksak yung tanong that leads us to number 3. Yung pagpaplano mo ba, does it match your faith sa Panginoon? The way you plan things for your life, for your ministry, sa cell group mo, sa ministeryo na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon, sa mga desisyon mo sa buhay, sa pag-aasawa, kung ano man stages ng life mo, yung pagpaplano mo, ang tanong, does it match your faith sa Panginoon? Nagmamatch ba ito sa pananampalataya, sa level ng pananampalataya na meron ka para sa Panginoon? That's number 3. So, una, hear the voice of God. Second, get wisdom. Why we need wisdom? Because we need to execute things. And before we execute things, we need to plan. And then number 3, does your plans match your faith to the Lord? That's the question na gusto kong ibigay sa bawat isa sa atin sa gabing ito. At sa kinaupuan nyo, kung sa anumang platform kayo nanonood, sa phone, or sa TV, or sa laptop, I want to leave that question. At habang tinatapos, or habang ongoing itong service na to, itong word natin ngayon, sa gabing ito, pagbulay-bulayan natin yung tanong na yun. Ito bang pagpaplano ko, and nagmamatch sa faith na meron ako sa Lord? Maybe that's the reason kung bakit till now wala akong revelation na nakukuha, till now limitado ako kasi yung pagpaplano ko hindi nagmamatch sa faith, sa level of faith na meron ako. Kasi minsan grabe tayo magplano sa life, talagang naka-scrutinize yan, may planner ka pa, lalo na ngayon, magde-December na, malapit nang matapos ang buwan. Syempre, yung mga iba dyan, collect-collect ng stickers sa Starbucks para makakuha ng Starbucks planner, or kaya, yan ang madalas na binibigay na regalo tuwing Pasko, mga planner. Diba? May nakita nga akong Facebook post nun, aanhin pa daw yung planner. Kasi last year, ang daming pinlano, then pumasok si 2020, nasira lahat ng plano. Diba? And that's correct. We never know. Yes, we plan ahead. Nakalista na yan. May goal setting ka pa. Short-term goals, long-term goals. Dito, ito yung plano ko. Ganitong edad ko, planong mag-settle down. Ganitong edad, dapat may kotse na ako, may condo na ako. Ganitong edad, dapat kumpleto na yung 12 ko. Malago na yung ministry ko. Ang galing natin magplano talaga. Diba? Ang galing natin magplano. Gift yan ng Lord eh. Binigyan ka ng wisdom eh. But the question is, yung pagpaplano mo ba eh swak? Or does it match dun sa pananampalataya na meron ka? Or yung level of faith na meron ka as of now sa Panginoon? Kasi kahit anong ganda ng plano mo,
kahit ang ganda-ganda ng planner mo, from Starbucks yan, or kung ano pa man yan, Coffee Bean, or dyan-dyan lang na coffee shop, di ba? Kahit anong ganda ng planner mo, ng ball pen na binili mo, iba't ibang kulay, kada plano, iba't ibang kulay, kahit gaano kaganda yan, pero if you're, the level of your faith, di ba? Or minsan yung faith mo, parang may pagdududa pa, kahit anong plano yan, magtataka ka, bakit ganun, Lord? Bakit parang limitado pa rin ako? Parang, bakit parang walang nangyayari? Walang revelation na nangyayari sa life ko. Walang breakthrough. Taon-taon na lang ganito, ganito pa rin yung cell group ko. Diba? Ilang taon na akong cell leader, pero ganito pa din. Nagpaplano naman kami ng primary, ng tribe ko, ng cell group ko, pero bakit ganito pa din? Maybe your faith is being weakened. Nagiging weak yung faith mo. Kasi nga, balik tayo sa step one or sa number one. You're not paying attention sa kung ano pinapakinggan mo. You're not getting wisdom from the Lord. And that leads us to number four. That's the reason why that we should anchor everything into faith. Pag sinabing anchor, parang kinakabit mo, 'di ba, sa isang barko may anchor yan para hindi yan gagalaw, para steady yan. Ganun din sa life, everything we do para steady ka at kahit anumang guho i-shake sa iyo, nagawin anumang shakening na mangyari sa life mo. Pero kung ang life mo, yung plano mo, yung meron ka naka-anchor siya into the faith, into your faith, hindi ka magugulo. You will leave the impossible. That's the reason why we should not waver to the unbelief. Diba? Lalo na ngayon, ang dami pong fake news, ang daming conspiracy theories na nakikita tayo sa balita. Katulad ngayon, ang daming hashtag na nauuso ngayon eh, no? At not all hashtags are beneficial. Kaya ingat-ingat din tayo sa mga pinopost natin, sa mga hashtag na ginagamit natin, sa mga pinaniniwalaan natin, sa mga nakikita natin. Huwag mong, do not waver your faith just because ito yung uso ngayon, ito yung hashtag ngayon, ito yung sinabi ng ni ganyan, ng influencer na ganyan, ng blogger na ganyan na sinusubaybayan mo. Yes, they can call themselves influencer, but you need to filter it out. Okay? You need to filter it out. Hindi mo ina-anchor dapat ang buhay mo, ang paniniwala mo sa mga ganong bagay. You need to anchor. I-anchor mo yung plano mo, yung buhay mo into the faith na binigay sa iyo ng Panginoon. Because the moment we dig deeper into faith, ang heaven may nire-release na glory yan eh. Ang heaven may nire-reveal yan sa bawat isa sa atin. It gives you confidence. It gives you the truth. Diba? It gives you wisdom. May nire-release yan. That's why we need to dig deeper into our faith. Ang faith natin, hindi yan naka-base sa kung anong uso ngayon. Hindi yan naka-base sa sinabi ni ganyan, ni ganito, sa nakita mo, sa hashtag na nauuso ngayon. No! The faith that I'm talking about here na dapat natin i-dig deeper is our faith in the Lord. Yung pananampalataya natin sa Diyos. Ang faith, it's not evidence-driven. When you say evidence-driven, bago ako maniwala, kailangan may makita mo na akong ebidensya. It's not faith, it's facts. F-A-C-T-S. Facts. Diba? Ang faith, you don't need evidence para masabing may pananampalataya ako. Kailangan makita ko bago ako maniwala. No, it's not faith. It's facts. Faith is not evidence driven. Faith is all about revelation. Faith is all about confidence. It's all about wisdom. It's all about transformation. 'Di ba? Transformation na ginagawa ng Lord sa buhay mo. Na even you're not seeing, but you know that God is working in your life. Ano sabi nung kanta?
even when I don't see that you're working, I know that you're not gonna stop working in my life. Kahit hindi ko nakikita, kahit wala akong ebidensya na kailangan ipakita sa harapan ko para maniwala ako. That's faith. At ang buhay natin naka-anchor sa ganung uri ng faith. Faith na nagbibigay ng revelation, transformation, confidence, wisdom. That's the faith na hinuhukay natin deeper and deeper and deeper so that the heaven would release, the heaven would release how glorious God, how God can do so much more sa buhay natin so that we could live the impossible. We could live in confidence. Amen? Ito po ang madalas sa sakit ng mga Kristiyano, kaya may mga ilang kapatiran na parang humihilagpos or kumakawala na lang or tinatakasan or parang umaalis sila sa assignment nila from the Lord. Kasi nag-weak na yung faith nila. They thought it's faith, but it's just facts. They thought, ah, hindi, oh, may faith ako sa Lord. I'm okay. But the truth is, hindi. At minsan, hindi aware na akala nila, life is good, di ba? YOLO, di ba? Akala nila, smooth sailing ang life. Pero hindi nila alam. Akala nila, yun na yung life. Pero hindi eh. Ang gusto ng Lord, mabuhay tayo in the impossible. Not because ito na yung normal, pero hindi. From the beginning, from day one, that's the design of the Lord sa ating mga buhay. Mga kabataan, mga kapatid na nanonood ngayon, do not come off from your assignment. Huwag mong iwanan yung post na binigay sa inyo ng Lord. Do not leave your post. Do not leave your assignment. Do not leave yung inatas sa inyo ng Panginoon. Maliit man yan, malaking ministry man yan. Just want to share, simula kasi na nangyari itong lockdown na to. Syempre, unti-unti pinag-aralan natin how to, syempre kasi nag-lockdown, na natigil yung mga physical gatherings. At unti-unti, pinag-aaralan ng mga churches on how to, what do you call this? Maka-adapt tayo sa tinatawag na digital platform. I just want to commend lang itong Light Lagro Radicals. Kami kasi sa Radicals din ang name ng aming youth group sa Light Makati. At consistent kami, consistent lagi pre-lockdown. And then yun nga, nagdaan ng lockdown, pumasok ang pandemya. Medyo ilang buwan kami nawala. And then nag open ulit kami via Zoom. Ilang Saturdays yun. And na-invite ko nga ang Light Lagro. Si Coach, nag-initiate siya na gusto niya mag-join and observe kung paano ba daw namin ginagawa yung Light Radicals online service. Actually, wala kaming masyadong concrete plan sa pag-start namin. Ginather ko lang yung mga available na kabataan. And then, sinabi ko na, okay, ganito, ikaw yung ganyan, ito yung gagawin natin. Kasi nga, medyo may konting adjustment tayo and all. And then, via Zoom tayo. So, send nyo yung link, ito yung invitation and all. Parang normal lang na ginagawa namin pag nag-organize kami ng youth service namin every Saturday before. Pero, ito kasi ngayon, mas malawak na yung nasasakupan namin eh. Kasi, one click lang, one share, pwedeng maka-join na. Unlike before, kailangan dadalawin mo sa bahay para lang maka-join sa youth service. So, ilang Saturdays yon na kami ay
nagsasagawa ng online Radical Youth Service or Rad Sabado. Yun ang tawag namin. Radical Sabado. Rad Sabado. So, may series of topics kami minsan. Parang open mic, parang ganun. So, share mo ano yung gusto mong i-share and all. So, nakakasama namin yung mga ilang kabataan dito. Si Sofia, yung mga ilang Light Lagro, si Coach. So, gusto daw nila mag-join and everything. Sabi nila, observe lang daw. But then, eventually, parang naging part na rin sila ng Radicals family ng Makati. At naging nakita kong advantage nito is nakakaroon ng... kahit hindi physical, nakakilala ang mga kabataan ng Light. Nagiging nagkakaisa, walang si Light ganyan, which is good. Yun naman din ang reason namin kung bakit namin sinagawa rin yun. Yun din yung isa sa reason namin na magkaroon ng interaction ng iba't ibang kabataan ng Light. Kasi yun nga, wala ng camp ngayon, natigil kasi nga may pandemic and all. Na walan ng pagkakataon na magkaroon ng interaction ng mga kabataan. Pero naging ginamit ng Lord itong Red Sabado namin at yun nga, nagkaroon kami ng connection sa Light of the World Lagro. At nakakatuwa nung binalita sa akin ni Coach na this time mag-start na daw sila ng online service din nila. Una ata, hindi ata FB Live. Parang eventually naging FB Live na lang. So natuwa ako kasi umaaten-aten lang sila noon at ngayon meron ng sariling FB Live online service kayo ang Light Radical ng Lago, 'di ba? Na kahit konti lang daw or ito lang daw nagpatuloy, hindi tinalikuran yung assignment kasi itong hindi lang si Coach, yung mga youth leaders na bumubuo ng Light Lagro Radicals, meron kasi silang faith. At sa faith na yun, may nireveal sa kanila ang Lord, nagkaroon sila ng confidence, they got wisdom from the Lord, nakinig sila sa tinig ng Lord. Kaya up until now, ang Light Lagro Radicals online service is still ongoing. Amen. Nakaka-bless lang po. Ganun din tayo, maging hamon ito sa ating mga sarili. Hindi lang sa mga leaders, di ba? Bawat isa, because salvation is kanya-kanya yan. Kanya-kanyang palakasan yan sa Lord. Do not come off from your assignment na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon. Kahit ito lang kayo, konti lang kayo, you will start from scratch. As long as you anchor everything to the faith from the Lord will reveal something to you. Anak, ito ang gawin mo. I-reveal ko itong salitang ibigay mo. The Lord will give confidence. Magkakaroon ka ng confidence to talk. Hindi lang sa kongregasyon, FB Live, kahit sino pwede makapanood, di ba? The Lord will give you wisdom. Di ba? And the Lord will bring transformation, hindi lang sa'yo, hindi lang sa ministry mo, sa bawat pamilya na pwedeng makapanood. Diba? Do not come off from your assignment just because ito lang ako eh. Hindi eh. Ang gusto ng Lord, let's leave the impossible. Let's live in confidence. Let's live beyond dun sa kung ano ka last year, kung ano ka dati. Let's live beyond that. Yes, limitado tayo ngayon physically, but spiritually, wag nating hayaan na maging limited tayo. Amen? The Lord will release greatness. Number 5, release greatness. Living the impossible is releasing greatness. We need to step out with our greatness. Anong sabi sa Matthew 5:14? Favorite natin to kasi light of the world tayo, di ba? Let's shine like a city that cannot be hidden. Diba? Light of the world. Magsha-shine ka na parang isang city na hindi, cannot be hidden. Step out of your greatness. Release greatness in your life. Huwag kang maging ito lang, limitado and all. Be an example to the body of Christ. Elevate your life. Amen?
be, leave an example sa bawat isa, sa mga sinishare mo, sa lalo na ngayon, mas grabe yung impact ng social media ngayon. Anybody can be an influencer right now. Kahit wala kang verified account sa Instagram, yung blue, or kahit hindi mo ilagay public figure, kahit hindi ka mag-vlog, you can be an influencer. That's why we really need to be careful sa mga fina-follow, pino-post, pinapakinggan natin, diba, sineshare natin, mga content na binabasa natin, pinapanood natin. Let's be careful. Be an example to the body of Christ. Not only to the body of Christ, sa kung anong turf na meron ka, sa work mo, diba? Sa social media, be a good example. You don't need to argue, hindi mo kinakailangan ipaglaban, makipagdebate na hindi, ito yan, ito yan, ito yan. Hindi po ganun ang sinasabi ng giving an example. If you know the truth, stand firm with that. Without getting involved into debates, or into argue, into wrong fight, into wrong arguments, and all. Let's leave a good example to the Lord. Actually, mas lumawak nga po ang platform natin. Talaga. Mas marami tayong naaabot. Diba? Mas maraming lumalapit ngayon sa Panginoon. That's why we need to be careful. Lalo na mga kabataan, masyado tayong vulnerable sa mga nakikita, sa mga nababasa, sa mga nauuso ngayon. Masyado tayong yun nga, masyado tayong vulnerable sa mga ganung usapin, sa mga ganung bagay. If we live a life of faith, if we listen, if we learn to hear the voice of God, if we get wisdom from the Lord, if we anchor our life, our plans into that faith, the Lord will release greatness in our life. Amen? Magiging good example ka nang hindi ka nagta-trying hard. Alam mo yun? Na kahit hindi mo sabihin, makikita na lang or masasense na lang ng mga friends mo, ito Kristiyano po. Diba? Kahit hindi ka nagpo-post ng mga Bible verse sa social media and all, masasense nila, ito, may kakaiba dito sa taong to. Very distinct siya. Naranasan nyo na yun, guys. Sa workplace nyo or sa school. Kahit di ka umiimik, pero may lalapit sa'yo bigla, magtatanong, kakaiba ka? Christian ka? Naranasan nyo na yun? Kasi may nakikita silang greatness sa'yo. Distinct ka. You're shining like a city that cannot be hidden. That's an example to the body of Christ. Na kahit hindi mo dine-declare, pero dahil you have faith in the Lord, ang Lord mismo kusang nagre-release ng greatness sa life mo. How amazing, tama? Yun yung nakakatuwa eh. Kahit di mo sinasabi, kahit wala kang pinapakita, pero dahil ang buhay mo naka-anchor sa faith na meron ka para sa Lord, you're living the impossible, ang Lord kusang nagre-release ng greatness sa life mo. Nagiging distinct ka. Ngayon, dinagdagan pa ng Lord, social media and all. Mas masayang maging, alam mo yun, good influencer tayo. We don't need good cameras. Diba? Hindi mo kinakailangan gumawa ng YouTube account or magpa-verified account sa Instagram or Twitter. Diba? Hindi mo kinakailangan mag-post ng maraming videos sa TikTok just to be an influencer. By your own way, diba? You living in faith for Jesus Christ, ang Lord magre-release ng greatness sa'yo, and you can be an influencer whenever, wherever. Amen? Elevate our life. Let's elevate our life. Yung dating hindi mo ginagawa, gawin mo ngayon. Yung dating hindi, akala mo hindi ikaw yon, pero ngayon nagiging ito ka, gawin mo. Let's elevate our life. Anong sabi sa 1 Timothy 4:12? Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Huwag mong hayaan na sasabihin, kabataan ka lang, wala ka pang alam. Marami ka pang bigas na kakainin. Yes, oo, tama.
kabataan lang tayo, pero we can do something. Diba? The Lord can release greatness from our lives, from the talents na binibigay niya sa atin. Mismo sa buhay mo. Hindi kinakailangan na marami kang talento, na marami kang pera, marami kang pinag-aralan. Hindi kinakailangan na sobrang talino mo para makapag-release ka ng greatest, maging influencer ka, maging good example ka, diba? Makagawa ka ng significant na bagay sa buhay mo. No. Si Lord nga ang ginamit niya. Sino? Mga failures before. But then eventually, greatness was released into their lives. Kasi nalaman nila, na-realize nila na I can live the impossible. I can live a life with greatness, with confidence. I can live a life of transformation. If I know or start to hear the voice of God, if I ask wisdom from the Lord, if I allow my plans to match my faith, if I let my life, lahat ng aspeto sa life ko, i-anchor ko dun sa faith, then greatness will be released. Ano man ang gawin mo, ano man ang sabihin mo, ano mang i-post mo, greatness will be released. Makikita mo na lang na may impact na nangyayari, may impact kang nagagawa kahit you're not, you know, trying really so hard. Diba? Kahit hindi ganun ka-effort, pero may greatness na nare-release sa life mo. Kasi natutunan mo to live in faith, to live the impossible. Amen? And living in faith, living the impossible, is being dead to sin, alive to Christ. That's the new normal. Living the impossible. Amen? Let's live a life with transformation, with revelation, with confidence, with wisdom. Let's elevate our life. And let's pray right now. Father, we thank you sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil tinuro mo sa amin, pinarealize mo sa amin that we can do so much more, that we can live a life of greatness, we can live a life living the impossible, we can live a life with confidence, we can live a life full of revelation, full of wisdom, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil ni-reveal ng salita mo na all we need to do is to have faith in you, is to anchor everything in faith. Sa mga nakapakinig ng salita mo ngayon, some of us, nanghihina na sa aming faith, nanghihina na sa pananampalataya, parang gusto na lang namin bitawan ang lahat, ang assignment namin sa'yo, gusto na lang namin bitawan ang ministry. If that's you, come to the Lord. Hear the voice of God. The Lord will reveal to you something na gagamitin mo in order for you na makapag-release ka ng greatness. If that is you na nangihina, come to the Lord. Acknowledge, understand the voice of God. Come to the Lord. Come to your first love. Open your heart once again. Hayaan mo, hipuin muli ng Lord ang puso mo. If that is you na nangihina, gusto nang sumuko, it's okay to rest. Rest in the presence of the Lord. It's okay na manghina. It's okay not to be okay. That's the reason why we really need to increase our faith in the Lord. That the Lord can do so much more. That the Lord can renew our strength, can give us new vision, a fresh vision. That the Lord can give us wisdom and confidence. Panginoon, salamat, Panginoon, dahil sa araw-araw, pinapalakas mo kami. Pinapalakas mo aming pananampalataya sa iyo.
may trials man, may struggles man. Pero Lord, mas nanginibabaw yung greatness, yung goodness mo sa aming mga buhay. At dahil dyan, ang aming faith ay mas lalong lumalakas at natututunan namin to live the impossible, to live with greatness. Lord, we will end this service, we will end this word with confidence in our heart that we can do so much more for you, that we can do greatness, we can release greatness, we can be a good example, we can influence people, our family, our workmates, our friends, na yung maliit na pinagkatiwala mo sa amin, palalakihin namin kasi nagtitiwala rin kami sa'yo sa kaya mong gawin. Lord, we pray, Lord, ka na tulungan mo ang bawat isa to live in faith, not by might, not by power, but by the Spirit. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, to live a life anchored into your faith, into the faith that we have for you, Panginoon. Maraming salamat sa salita mo, sa pag-ibig mo, sa kalakasan na binibigay mo sa amin sa araw-araw, sa kapanghinaan, sa kapayapaan, Panginoon. Thank you, Jesus, O God. We lift everything to your name. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. And once again, this is Bernice Plana, and thank you very much for staying with us sa ating Light Radical online service. And hope to see you soon. And thank you very much, and to God be the glory. Have a blessed evening, and God bless you all. Thank you.